Wala talaga akong hilig manood ng sine pero dahil palabas ang John Wick, aba syempre magmamadala ako magpunta sa sinehan. Dahil favorite ko yan eh, kasa pati pa naman dito sa sinehan. Living alone, pinapanindigan. Aba, hindi ko naman ito ginusto. Gusto ko din namang may kasama pero bakit wala kayo nakakatakot ha? Naka ang creeping manood ng isa kaya nagpapadasal ako. Sana may dumating, please na may dumating. Pero ayun, nung medyo magsisimula naman na, may dumating naman na awa ni Lord. Kasi kung ako yun, parang baka lalabas ako kahit gusto ko si John Wick. Sorry John Wick, pero lalabas talaga ako mag-isa lang ako manunod sa sinehan. I like you, John Wick, but I love my life. Siyempre, mamaya ko na naisip ko, may iba na pala akong kasama sa sinehan, di ba? Ayun, anyway, natapos ko siya. Kinabukas nga, may pumuntahan ako kaibigan sa isang racing event na tinatawag na Formula 1 sa Albert Park. At as usual, hindi natin alam kung paano magpunta dyan. So, siyempre, ginugulig map ko na naman no, para hindi magkandali galigaw-ligaw. Pero, siyempre, wala namang panahon na hindi tayo naligaw. Kaya, nakailang baba ako sa tram. Kasi nga, hindi ko alam kung saan papunta yung tram dahil nag-iba daw yung destination. Hindi ko naman na-realize na yung destination pala eh, dun din sa pupuntahan ko. Hindi ko pa na-realize yun. At dahil nagkandaligaw-ligaw na nga ako, syempre, maabilidad tayo. Kaya may nakita kong ayang red na nakahood na yan, yung nakahood na red na yan. Sabi ko, feeling ko mukha siyang sporty eh. Di, syempre, pag mga mahilig sa mga race, feeling ko mga sporty, di ba? Hypothesis ko lang yun. Aba, akalain mo ba naman na yung hypothesis ko pala ay tama? Tingnan nyo naman, sa talagang sa Formula 1 pala talaga na event siya pupunta. Buti na lang, magaling ako magtamang hinala. Ganun talaga yung mga babae, no? Kaya sa mga babae kayo makinig kasi laging tamang hinala. Tapos, sabi nga ng friend ko, pupunta daw siya dyan ng 9 a.m. So, ako naman, mega wait naman tayo dahil, alam nyo na, yun lagi nating ginagawa yung mag-antay. Ganun. Ayun. Kaya lang, ang tagal na, wala pa din siya. So, nainip ako dahil, actually, mga after 15 minutes lang. Umalis na ako. Bahala ka na nga ako dyan. Basta ako, alis na ako. Hindi naman ako nasayangan sa effort ko sa pagpunta kasi bored din naman ako. So, ayan, nag-aantay ako. Nag-aantay lang ako ng tram kasi hindi ko natagpuan yung hinahanap ko. Alam niyo dati, madali ako ma-disappoint kapag hindi nangyayari yung as planned. Pero ngayon kasi, kapag habang nagmamature ka talaga, parang marirealize mo na mas maging chill, ganun. As much as possible. Hindi ko sinasabing all the time kasi, ay nako, hindi tayo perfect. So, may mga times talaga na pumapalya. Pero, this time, hindi man ako nainis. Kasi ang naisip ko nun, parang thank you kasi nakalabas ako. Dalmadala lang naman ako makalabas. So, nagkaroon ako ng time maglakad-lakad, mag-exercise. Kahit hindi ko nakita yung dapat kong i-meet or hindi nangyari yung inaasahan ko. Pero, may nangyari pa rin maganda kasi nga, nakapag-exercise ako, which is maganda sa katawan. Aba, hindi na ako nakakalabas-labas sa bahay. Tapos, numiretso na din ako sa Aldi's dahil mura daw yung mga bilihin dito. Kaya naman, nagtingin-tingin ako. Siyempre, tingin-tingin na tayo. Ang daming mga sasarap na pastries. Kaso, ayun, hindi ako bumili kasi tingin-tingin nga lang. Tapos, ito, may mga ano pa dito. Bacon. Ayan, bumili ako ng bacon. Ito, maraming mga mixed veggies pa dyan. So, yung, ay, hindi ko alam to. Mga kanin-kanin bata. Ito, yung mga iba-ibang klaseng kanin. Tapos, ito, 7.99. Ayan, barbecue. O, hindi mo na kailangan i-marinate. Ilalagay mo na lang sa grilling pan ba tawag doon. Or sa air fryer, ganyan. Oh, may mga meat din. Hindi ko alam. $6.49. Akala ko $6.49 lang yun. Tapos nagulat ako. Iba pa pala yung presyo dyan. Ayan, no, $12.32 pala. Aba, dito kasi ako nakatingin. Akala ko yan na yun. Aba, pati yan din. Akala ko yan na yung presyo. Iba pa pala. Oh, $7.41. At least yan, hindi malayo-layo. Dun kasi sa kanina, we, from 6 to 12. Tapos, ayan nga, kapag kunyari may mga bisita kayo, may mga bisita kayo na mga surprise visits na hindi walang kaano, hindi kayo mga handa. Ayan, pwede kayong bumili ng mga ganyan-ganyan para madaling lutuin. Ilalagay nyo na lang sa oven. Tama ba sa oven? O kung saan mang ilalagay yung hindi nyo na kailangan i-prepare. Iluluto, i-ano nyo na lang, ready to cook, ganyan. O, diba? May pati yung eta. At saka napansin ko dito, sobrang dami ng cheese. Sa atin kasi, ang alam ko lang, cheese whiz, parang ano pa pala yun na. Spread pa pala yun na. Ang alam ko lang pala, keso, check ba yun? At saka Eden. Pero, most commonly used sa atin ay Eden. O, yan sa pagkakalam ko. Tapos, marami ding mga ano dito dip. May eggplant, spinach, and, ano yan, beetroot. Whatever. Tapos, ayan nga, ang daming mga keso-keso dyan. Ayan pa. Ang dami nila, oh, diba?
Nanilito ka ako, anong bibilin mo? Kung naku, pagka pinabili ka ng nanay mo, kapag hindi sinabi yung brand, marilito ka ako anong keso. Tapos ito ang kinauna-weirdohan ako, sabi, cheese triangles, pero circle siya. How weird is that, diba? Ito mukha namang, ano, snack strips talaga, mukha namang strip-strip siya, so okay lang, diba? Eh, pero yung kanina talaga, cheese triangle, pero circle yung hugis. Charot lang. Hindi ko pa nakikita yung loob. Baka naman triangle talaga. Ayan, tapos marami pa mga cheese-cheese dyan. Pwede kayong pamilya ng parmesan cheese, grana padano. I don't know how to pronounce that. Ayan. At dahil ito lang ang kaya ng budget natin ay cheese spread. Kasi $2 lang. At saka kukuha lang tayo ng itlog dahil iyan ang kailangan nating ano, parang iyan yung ano, yung mga must have natin kasi yan yung mga pantawid gutom natin na mga mura lang. Syempre pinipili natin yung maganda, yung hindi durog-durog. So, iyan yung pinapili natin dahil buo-buo naman siya. Yung mga bulok-bulok ka natin. Syempre dahil nga tayo isang ganap na babae, kaya naman, ayan, maghahanda tayo para sa ating monthly cycle. At nakita ko dito na mga mura. Syempre ang mga go-to natin ay yung pinakamura dyan. At itong nakita kong syempre, ito pa yung mga pinapakita ko lang sa inyo kasi wala naman akong balak bilhin yung mga 2 na more na. Hindi ko alam kung mga basa-basa dyan. O basta may mga ano dyan, may mga pati mga muscles, pork belly, lamb shanks. O ayan, maraming mga pwede kayong pamilihan dito. Mga chicken breast and all. May breast chip. Honey chicken breast tenders. Uy, tenders pa yung breast. Ayan na nga. Ang dami pati muscles. O, di ba sa mga mahilig dyan? Sa mga tahong. Di ba tahong yung muscles? Tapos, eto nakakatawa dito kasi ang daming pizza. Yung mga sa mga pizza lover dyan, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo mahihirap ang gumawa ng dough. Mag-need-need. Ano kayo? Maghihirap pa kayo. Magkakakali lang mga palad nyo. Kaka-need ng dough. Pero dito, oh, ready-made na talaga. Ready to bake. Nasaan ka pa? Talagang 1, 2, 3. Sawa ni Mari. Pwede ka nang i-bake sa pantry. Diba? Ang dami mga flavor, ang dami pamimilihan. Tapos ito, yung mga section naman ng mga bread. Tapos naiisip ko, parang gusto ko mag-try mag-ano, low carb. Ayan, magpanggap tayo. low carb tayo. Na-try ko na talaga dati nito na bumili ng low carb. Tapos, kayo din ba, yung titingnan nyo, yung nasa unahan, pero ang pipiliin nyo ay ibabalik nyo yung nasa unahan at ang pipili kayo yung nasa dulong ano shelf. So, yun yung kukunin nyo, yung nasa dulong shelf. So, after ko nga mamili, syempre, magbabayad tayo. Bawal naman dito ang itakbo yung mga bagay at hindi bayaran kasi mahahamulin tayo, mapauwi pa tayo. So, ayan na nga, self-checkout as usual. So, after checks, ano, self-check, after i-punch, ayan, uuwi na tayo at naulan nga. Kasi kanina, maaraw-araw pa eh. Tapos ngayon, uulan. Ah, weird mo talaga, no? Kala ko kami ng mga babae magugulong mag-isip. Mas malala pa pala yung weather dito.